magandang araw sa inyong lahat. Ang lulutuin natin ngayon ay isa sa aking mga paboritong ulam. Ito ay ang nilagang baka. Narito ang kompletong listahan ng mga sangkap. Ito po ang aking choice ng karne kapag ako ay nagluluto ng may sabaw. Yung may buto at meron ding laman. Meron din siyang konting bone marrow. Ayan. Pinili ko talaga personally yung bandang buntot. Ayan. Kasama siya sa lalagain natin. Matapos hugasan ng karne, ilagay lang po sa malaking kaldero at lagyan ng maraming tubig. Ilagay sa kalan at saka takpan. Bago ito kumulo, makikita na natin na nag-uumpisa ng lumutang yung mga dumi sa ibabaw. Tatanggalin po natin yan. Kapag naalis ng lahat, intayin po natin na kumulo siya ng husto dahil po may lulutang pa na dumi. Marami pa pong lulutang na dumi. Ganyan lang po, scoop-scoop lang sa natitira pang dumi. Kapag malinis na, ilalagay na po ang sibuyas, ang bawang, buo lang po ang bawang, huwag po kayong matakot, matutunaw po lahat yan. Ilagay na rin ang luya at paminta, maraming paminta, pampatanggal ng lansa. Haluin ng konti, halo-halong konti. Intayin po natin itong kumulo ulit. At alisin din natin yung mga dumi na lulutang. Lulutuin natin to ng 2 oras sa napakahinang apoy. After natin itong malinis, takpan na natin ang kaldero at iset na po natin ang apoy into low flame. Sobrang lambot na ng baka pero marami pa rin siyang tubig kasi po mahina lang yung apoy natin. Tuloy-tuloy lang po natin itong pinakuloan ng 2 oras without opening the lid. Ngayon lang po natin ito binuksan after 2 hours. Ayan, tingnan nyo po, sobrang lambot ng karne. Natatanggal na siya sa buto. At this point, dagdagan na natin ang tubig. Ngayon, kayo na po ang mag-decide kung gaano kadaming tubig ang gusto nyong ilagay. Ako, prefer kong lagyan siya ng hot water para mabilis na siyang pakuluin. Ngayon naman, dahan-dahan na natin ilubog ang mais. Ayan. Usually, ginagamit ng karamihan is yung dilaw na mais. Pero, yan lang ang available sa akin ngayon. Kaya, pwede na rin, mais din naman. Ayan, isunod na natin ang gabi. Gamit ko dito is gabi kasi mas gusto ko siya. Pero karamihan, gamit nila patatas. Ngayon, kung gusto nyo rin po ng ganun, it is completely up to you. Lagyan na rin natin ng asin. Okay, yan, ikumporme po sa panlasa ninyo. Okay, tapos, ayan, kung makikita nyo, marami akong asin na nilagay. Kasi po maraming tubig, kaya marami ring asin ang required dyan. Ayan. Ngayon pa lang, mabangong-mabango na. Ako, napakasarap nito, lalong-lalo na sa taglamig. Sabaw pa lang, ulam na. Okay na yan, takpan ulit. Pakuluan ulit sa mahinang apoy ng kalahating oras. Ilagay na ang green beans. At pakuluan ng 2 minuto. At ang fresh chilies. Pampadagdag lasa po yan, mga kapatid. Ngayon naman, ilagay na natin yung matigas na parte muna ng Napa cabbage. Kasi yan yung medyo matagal maluto. Ilubog lang natin yan sa tubig. Ayan, para maluto. Pakuluan lang natin ng 1 minuto. O, diba? Napakasimple lang ng mga ingredients natin para makapagluto tayo ng isang masarap na ulam kagaya nito. Ang problema lang, kapag nagluto tayo ng baka, mahaba yung cooking time. Pero sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Ngayon, ilagay naman natin ang final ingredient natin, ang Napa cabbage. Yan. Kung gusto nyo pong lagyan ng repolyo,
Pwedeng-pwede po. Kaso sa akin, tama na ako sa ganito kasi yung kaldero ko wala ng space. Ayan. Siksikin lang natin para magkasya lahat. Sa wakas, nailagay na natin lahat ng dahon. Ayan. Ngayon, haluin lang po natin to pero i-press natin ng kaunti pailalim para po lumubog siya sa tubig. Ngayon, kung hindi nyo po siya isi-serve right away, pagkalagyan nyo po ng gulay, takpan nyo lang siya. Stop nyo na po yung fire doon. Kung isi-serve nyo naman na, ngayon na, pagkatapos na lutuin, pakuluan nyo lang po ng isang minuto. Tapos, ayan lang. Tapos na tayo. Check nyo lang po yung alat kung tama na sa inyo. At saka patayin na po yung poi. Tapos na po tayo magluto. Tara! At eto na po ang ating nilagang baka. Kain na po tayo habang mainit pa ang sabaw. Ayan. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayong bago at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Samahan po ulit ninyo ako hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!